Ang tatalakayin ko ay ang kasaysayan ng Islam sa Pilipinas. Sa ating mga tagapakinig at tagapanood na hindi pa mga Muslim, ang katotohanan, ang Islam ay hindi bago sa Pilipinas. Kaya nga, ang mga dating Kristiyano kapag nag-Muslim, hindi tama na sabihin silang nagpabinyag sa Islam. Dahil kung papasok ka sa Islam, wala naman binyagan ng mga ganap. At lalong mali na sabihin sila ay nagpalit ng reliyon. Kundi ang tama na katawagan tulad sa akin na dating Kristiyano nag-Muslim, ang tama na katawagan sa akin ay isang balik Islam. Bakit balik Islam? Dahil kung babalikan natin ang kasaysayan ng Islam sa Pilipinas, di hamak po na nauna ito kumpara sa Christianity. 1380 pa lamang, dumating na ang isang Arabong misyonaryo na si Sharif Makdum. Dumating siya sa parting Mindanao at doon siya unang-unang nagpalaganap ng Islam. 1380. Paglipas ng ilang panahon, dumating din sa atin ang 10 datos. Pinag-aralan natin ito nung nasa elementary grade pa tayo. Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Lapu-Lapu, Dato Balinsula, Dato Sikatuna. Ang nakakalungkot lang, sa ngayon sa Pilipinas, nakikilala lamang si Dato Puti sa suka at tuyo. Na wala tayong kamalay-malay, ito si Dato Puti, siya ang leader ng 10 dato dahil bihasa yan sa paglalakbay sa karagatan. Dumaong sila sa parting Bisaya sa Iloilo, nakabili ng lupa kay Maricudo, na si Maricudo ang pinuno ng mga ita. Si Sharif Makdum sa Mindanao, ang 10 dato sa Iloilo, di nagtagal ang 3 dato kasama si Dato Puti, tumulak patungong norte, dumaong sa Nasugbo, Batangas. Kaya sa atin mga kababayan, may kakilalang mga taga Batangas, huwag kayong magtaka na mga Batanginyo, minuto at oras-oras nilang tinatawag ang Diyos ng mga Muslim, alae, 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 dahil tumagal ang 3 dato sa Nasugbo, Batangas. Kailan dumating ang mga Kastila sa Pilipinas para dalhin o introduce ang pananampalatayang Christianity? Aking bulat ko nung mapakinggan ko ang kanta ni Yoyoy Villamy. Hindi siya Muslim, pero nung mapakinggan ko ang lyrics ng kanta niya, ayon sa lyrics ng kanta ni Yoyoy Villamy, on March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Napansin natin, March 16, 1521 lamang, dumating ang mga Kastila upang dalhin ang pananampalatayang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Samantalang 1380, nandun na ang Islam. Kaya huwag tayong magtaka nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga namumuno ay mga raha at mga dato. Pagdating ng mga Kastila, saka lamang nila introduce ang Christianity. Kaya sa lyrics, sa kadugtong ng kanta ni Villamy, when Magellan landed in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu meet him on the shore to tell Magellan to go back home. Ike-Christianize ba ni Magellan ang Mactan Cebu kung Kristiyano na ang mga tao? Kaya niya ike-Christianize, when Magellan landed in Mactan to Christianize them everyone, dahil mga Muslim po ang tao sa Mactan Cebu. So sino ang nasalubong ni Magellan? Pagdating niya sa Mactan Cebu, nakasalubong ni Magellan si Dato Lapu-Lapu sa Dalampasigan. So sino si Dato Lapu-Lapu? Isang Muslim. Hinamon ito kaagad ng away.